delisting ng isang kongresista sa narco list at desisyon ng Sandiganbayan sa kasong graft laban sa isang dating alkalde. Narito na ang mabilis sa sulyap sa iba pang mga balita. Dating Makati Mayor Elenita Binay, inaswelto ng Sandiganbayan sa kasong graft at malversation sa desisyon ng anti-graft court. Bigo ang prosekusyon na patunayan ang koneksyon ni Binay sa kaso. Kinasuhan si Binay dahil sa umano'y manumulyang pag-angkat ng mga kamat sterilizer para sa ospital ng Makati noong taong 2000 at 2001. Ikinatuwa ng kampo ni Binay ang desisyon ng Sandiganbayan. Pangalan ni Late Representative Vicente Veloso III sa narco list, pinatatanggal ang Court of Appeals. Sa limang pahinang resolusyon, inatasan ng Appellate Court ang PDEA, PNP, AFP at NICA at DILG na sirain ang lahat ng mga dokumento, records at impormasyong may kinalaman sa pagsama sa pangalan ni Veloso sa March 2019 narco list na inilabas ng gobyerno. Sa panig ng PNP, nilinaw nilang wala ang pangalan ni Veloso sa kanilang listahan. Sinabi naman ng DILG na nasa PDEA ang listahan ng tinaguriang narco list. Ayon naman sa PDEA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang legal and prosecution service kaugnay sa issue. Mga miyembro ng NPA na responsable sa pagkamatay ng FEU football varsity player na si Kit Absalon patuloy na tinutugis. Bukod sa nasabugan ng landmine, pinagbabaril pa si Absalon at ang kanyang pinsan. Hinikayat ng Commission on Human Rights ang pamunuan ng NPA na tukuyin at isuko sa gobyerno ang nasa likod ng pag-atake. Inako na ng pamunuan ng CPT-NPA-NDF ang pagkamatay ng magpinsang Absalon. Tulad daw ito ng pagkakamali ng isang NPA unit sa Masbate.